Okay, ayan mga bro. So, Xarim 125 FI. Ayan. So, panoorin nyo itong video na ito mga bro. Baka ganito din ang problema ng inyong motor. At syempre mga bro, ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nice kung subscribe ninyo muna ang aking YouTube channel, Kuya Bert channel, ayan, paki-like na rin, paki-pindot, paki-share at paki-pindot yung notification bell, ano, para sa mga bagong update ng aking video. At syempre mga bro, bago ko babaklasin to mga bro, nice kung munang panda rin to para marinig natin yung kanyang andar. Start. Okay, patay. So, mayroong maingay sa loob na parang nagkakalansingan na barya. Okay? Kasi maraming klase ng mga ingay sa makina, no. Mayroong mga lagitik, lagutok, no, lagatak, no, alog, yung parang maluwag na tornilyo. So, ito naman ay parang barya, no. So, ang papalitan ko dito mga bro ay kamchin, no. Dahil yun ang sa tingin ko yun ay ang yun na yung may damage, unat na yung kamchin. Baklas muna tayo mga bro. Okay mga bro, ayan. So bago natin baklasin yung timing chain mga bro, yung pinaka sprocket, no, dapat i-timing muna natin dito sa flywheel, sa dito sa camshaft, para mamaya pag nagpalitan ng pag pinalitan natin ng cam chain, so pagbalik, balik din sa dati, no. So importante kasi kahit isang ngipin dapat huwag tayo lilihis dun sa kanyang timing. Okay, ikutin natin. Ayan. Kailangan sintrong-sintro sa timing. Ayan. Okay, so silipin natin yun mga bro. Kung saan yung kanyang timing. Ayan, papakita ko sa inyo mga bro. Ayan. Okay. So, tandaan. Ito yung timing sa flywheel. Ayan, so kitang-kita. Kailangan yung L30 na mayroon isang guhit, no, kasi yun yung pinaka sintro. So dito naman, dito sa cams, no, sa sprocket ng cam chain, ayan, kung makikita natin mga bro, medyo lihis ng kaunti, no, ayan, hindi siya sintro. Ayun. So ito yung pinaka timing mark ng cylinder head. So yung timing naman ng sprocket ng cam chain ng cams nandito, no. Medyo nakaangat ng konti, konting-konti lang. Isang pin lang yung pagitan, isang pin ng cam chain. Ayan. So yan yung dapat natin sundan para mamaya, no, pag natapos natin, pag pinandar natin, so balik din sa dati yung kanyang yung kondisyon ng makina. Kasi kahit isang ngipin lang, pag lumihis yan mga bro, nagkakaroon ng palya yung makina. So mayroong nagsasabi na pag umakit sa ahonin, no, nahihirapan. So walang pwersa. So ang nagkakaroon kasi ng ano yan dito mga bro, hindi nila na ibabalik ng maayos doon sa tamang timing, no. Okay. So yun lang mga bro. Tapos babaklasin ko na yan dito mga bro, no. Tatanggalin na natin yung cam chain. So gagawin natin dito mga bro ay dukot lang. Okay. Dito pa lang mga bro, pag tiningnan natin yung cam chain dito, pag nag-check tayo ng cam chain, ayan, oh, sobrang lambot. Ayan, oh. So talagang maluang na siya mga bro. Oh. Baga pa sa English, luy-luy na. So, sa iba naman, no, ginagawa nila ng paraan yung tensioner, no, sa ilalim. So yung iba pinapalitan yung spring para lumakas yung spring. So pero pangit pa rin yun mga bro, kasi yung cam chain mo nagiging number 8 na, no.
So delikado pa pag sobrang luwag na ng kamtsin, kinakainan yung black. Kaya mas maganda pa pagka maingay na na ganun, no? Palitan na lang agad ng kamtsin na bago. Okay, ayan mga bro. So pagpasensyahan niyo mga bro, no. Ito lang yung diskarte ko talaga mga bro, no, sa pagbabaklas ng timing chin, no. So pinahiga ko yung motor para hindi matapon yung langis, no. Okay, so panoorin na lang niyo mga bro para magkaroon kayo ng dagdag kalaman at idea. Para malaman natin kung ilang number yung cam chain. Yan, bibilangin natin mga bro, no? Kung ilang pin. So naglagay ako ng tanda dito sa pagitan ng dalawang pin, no? Tapos ika-count natin yan kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5. Para sa kaalaman ng lahat mga bro. Ayan, so number ng cam chain ay 88 pin, no? So ito na yung bago mga bro, no? Ito yung luma. Ayan. So pag sinukat natin mga bro, halos parehas lang din ang haba. Okay, na ikabit ko na yung cam chain mga bro, na ikabit ko na sa kanyang sprocket, no? Pero dapat para sigurado mga bro, i-check muna natin yung kanyang timing. So kabit natin tong flywheel, tapos try natin ibalik yung takip, yung kanyang takip mga bro, no? Yan. So para makita natin dito, para makita natin sa timing mga bro. Okay. Ayan. Ayun, okay. So nandun yung timing mga bro. Ayan, zoom natin. Ayan. Ayun, so nandun yung timing. Tapos dito naman, so na-over ako ng isang ngipin, no, sa cam chain. Ayan. So dapat dito sa cam chain tulad din nung kanina, no? Ayan, zoom natin maigi. So ito yung timing mark, ano? Halos di ganong makita. Ayan yung timing mark. So kanina lumagpas lang siya dito konti sa may timing mark ng cylinder head, no? Dito lang. So sumubra siya ng isang ngipin, no? Kaya dapat isintro natin yan dito sa dito banda, no? Para bumalik sa dati. So madali lang naman ibalik sa dati yan mga bro, no? Adjust lang tayo ng isang ngipin. Yun, isang ngipin lang. Okay. Ayun. So, ayun na mga bro. Sakto na. No? Kasi pag hindi natin tiningnan yan timing mga bro, no? Binalik lang natin. So, sabihin man natin, hindi man natin naikot yung, hindi man naikot yung sigunyal, tapos, yun pa rin yung position kanina. So, hindi pa rin sigurado. Kaya mas magandang silipin yung timing ng flywheel at yung timing dito para siguradong balik sa dati. Ayan, no? Okay, so yun, isang tip yun mga bro. Okay.
ibalik na natin yung kanyang tensioner. Ayan. So yung merong guma sa taas, yun ang dapat tutulak doon sa dito, kanyang guide, bago yung spring. Okay. Ayan. So dito mga bro, ayan, zoom natin para makita. So isi-share ko na kagad to ngayon sa inyo mga bro, no? Kasi pagka may cover na, hindi na makita ng husto. Meron siyang number 10 na bolt. So itong bolt na to mga bro, takip to ng langis, no? Ayan, no, tingnan niyo maigi. Takip ng langis 'yan. So yung langis na lumalabas diyan mga bro, 'yun yung langis na tumutulak dito sa tensioner. Ayan. Okay. So kapag walang langis na tumutulak sa tensioner, kahit bagong kamchin, maingay pa rin yan mga bro, kasi ano yan eh, pumipitik-pitik. So dapat yan mga bro, kakargahan natin ng langis yung tensioner. Okay? So gagawin natin dyan mga bro, halimbawa tapos na to, no? Nabuo na natin. So nakatayo na yung motor, habang pinapandar natin mga bro, luluagan natin tong number 10, no? Hintay natin lumabas yung langis, kasi may hangin yan sa loob eh, dahil nagbaklas tayo ng tensioner. So mayroon siyang hangin sa loob. So dapat pag pinandar natin, luluagan natin tong number 10. Hintay natin na lumabas yung purong langis. So pag lumabas yung purong langis, pwede na natin itong isara or higpitan. Okay? So ibig sabihin, pag may langis na yan, tutulak na yung tensioner, no? So matatanggal na yung ingay ng kamchin. Okay? So minsan kasi mayroong nag-chainswivel well, so ito nababaklas nila, no? Nagkakamali. So natatapon yung langis. Pag natapon yung langis, pagbalik nila, maingay na yan yung kamchin, kasi wala na siyang langis na nagpapump na tumutulak doon sa tensioner, tumulak sa tensioner para humigpit yung kamchin. Yan. Okay. Bearing. So sprocket flywheel. Okay. Bawa natin salpak yung flywheel. So pag sinalpak natin yung flywheel mga bro, ikutin natin tong starter clutch hub gear, no? Para walang sabit. Okay, ayos na mga bro. Ayan. Tatayo ko na lang yung motor at papanda rin. Ayan. So, start natin mga bro. Restart. Ayan. Okay. So hindi na katulad kanina mga bro yung andar, no? Tahimik na siya. So kaso lang yung tinuro ko na bolt na takip dun sa langis na nagbubumba dun sa tensioner, so dapat natin buksan at palabasin yung langis. Okay? Yan. So ito na yung gagawin ko mga bro. So mahirap kasi makita eh, kaya tinuro ko na kaagad kanina.
So luluwagan lang natin mga bro. Ayan. No? So pwede naman tanggalin. No? Pero pagka lumabas yung langis, balik ka agad yung tornilyo para hindi masayang yung langis. Ayan. Bubuksan natin to. Ayun, so puro hangin, walang langis. Dapat lumabas yung langis dyan. No? Bubumba-bumbahin natin, takpan natin ang daliri. So, dapat lumabas yung langis. Kasi pag hindi lumabas yung langis mga bro, hindi ano yan, hindi hihigpit yung kamchin. Ayan mga bro, so lumabas na yung langis, no? Ayan, tumulo na yung langis. Lumakas na yung pressure ng langis. Kaya patayin na natin patayin muna natin yung ignition switch. Ayan. Bago ibalik na natin tong number 10, no? Takpan na natin to. Ayan, para hindi masayang yung langis. Ayan. Okay. Tapos pander natin ulit. Okay. Ayos na. So, yan ang mga bro yung andar, no? Yan, wala na yung kanina na parang ang daming barya sa loob. Ayan, so tahimik na siya. So natural na lang yung andar na mayroon kayong maririnig, lalo na pag sa cellphone lang, no? Kasi yung cellphone ay mid-high ang tunog. Ayan. So normal na normal yung andar na ng makina. So natanggal na yung sobrang ingay kanina. Okay? Kahit biritin mo, no? Ganda na nung andar. Yung mga bro, so yun lang ginawa natin mga bro, no? At least nakapagbigay na naman ako ng idea at dagdag kaalaman. At maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, Kuya Bert Channel.